So dito tayo ngayon sa Mount Isarog. Namasyal kami ngayon dito kasi pag mga ganitong panahon kasi guys, malamig dito sa Mount Isarog. Masarap tumambay dito. Ngayon, ang problema natin, malakas niya yung lagitik ng mixer. Malakas niya yung lagitik ng ano, yung bulb niya. Siguro yung bulb clearance either maluwang. Paparinig ko sa inyo yung lagitik guys ha. Ayan, maingay na naman diba? Lapit natin konti. Ayan diba? So malakas yung lagitik. Kaya ang gagawin natin, i-tune up natin siya ngayon. So ayan, narinig natin guys, ang lakas ng lagitik. Kaya nakakaano rin yan eh, nakairita yan sa tenga. Kumbaga parang hindi ka komportable mag-drive. Hindi ka komportable pag nagre-radio at ganyan yung tunog. So anyway, i-tune up na natin. Ano tayo magdala ang tools dito? Ang kakailanganin natin is ito. Itong screwdriver na to na Philip yung dulo. Kasi tatanggalin natin itong ito kasi nakasagabal yan eh. Tatanggalin natin itong mga fairings niya. Ito ang palikpik niya. Sa gilid, tatanggalin natin yan. Kaya gagamit tayo nito. Itong Philip. And then, itong close range na to na 8mm. Ayan guys, oh. Kailangan natin to, yung naka-bend guys ha, yung naka-bend na close range. Ito yung pang susundot natin, yung pang-adjust natin dun sa bulb. Ito yung pang luluwag natin, tsaka yung pang higpit natin. Ito. Dapat naka ganito. Kasi pag yung straight, medyo mahirap yun. Ito kasi mas madaling idukot to eh. Kaya kailangan natin ito, 8mm. Ayan. And then, kailangan natin na Allen range na 10mm. Pang tatanggal natin to dito, hindi ko alam kung anong tawag dito eh. So pasensya na kayo guys, hindi talaga ako expert sa motor. Natuto lang ako mag-tune up sa YouTube. Yan, sa YouTube University yan. Ito yung pang tatanggal natin dito. Mamaya. Tapos, kailangan din natin ng ito. Kailangan natin ang extension yan. Kailangan natin ang extension guys kasi ito yung pangdudukot natin dun sa lalim para kunin yung top dead center. Kailangan natin ang flat screw para pangbubukas natin to dito. Yan. Dito natin sisilipin yung marking na guhit para makuha natin yung top dead center. Yan. Bubuksan natin guys, ayan. Dito natin kukunin. Ayan. Sisilipin natin, merong guhit dito eh. Tatanggalin mo natin itong fairings na to. Ito, tsaka yung sa kabila. So kailangan natin muna nito guys. Tatanggalin natin yung upuan. Tatanggalin natin yung upuan. Ngayon, ang tanong ng marami, ano ba yung sukat ng bulb clearance ng intake o di kaya sa exhaust? Maraming nagtatanong yun eh, kung ano yung filler gauge na gagamitin para para kunin yung tamang adjust ng intake tsaka exhaust. Nasa ilalim lang yan ang upuan natin guys, dito natin makikita. Ayan yung bulb clearance, kung nakikita nyo sa intake 0.4 to 0.8 mm. Tapos sa exhaust nya naman, 0.12 tsaka 0.16 mm. Ayan. So kung hindi nyo makita guys, tingnan nyo na lang sa ilalim ng upuan nyo. Ano? Okay. So umpisa na natin tanggalin tong mga fairings na to. Wala natin tanggalin tong mga tornilyo muna. Kailangan natin magmadali kasi dumidilim na. Yung cameraman ko guys, may pasok pa yan ngayong gabi. Panggabi yan ngayon eh. Tanggalin natin itong mga fairings na ito.
na tanggal natin guys itong mga fairing sa gilid. Ngayon, ang susunod nating tatanggalin itong takip ng cylinder head. Itong dalawang bolt na to ang tatanggalin natin. So gagamit tayo ng Allen wrench na 6 mm. Unahin muna natin tanggalin itong bolt dito sa kanan. Konti pihit lang, ayun. So ayun, natanggal na natin. So, itong washer na to, dito sa bolt dito, pag nalusaw to, tatagas na yung langis dito. Ito yung gasket dito sa cylinder head. And then ito na naman pangalawang bolt ang tatanggalin natin. Medyo kailangan lang talaga dito guys ng konting pasensya kasi sa may kahirapan siyang tanggalin eh. Okay, ayan. Napihit na. So kailangan lang talaga dito ng konting pasensya guys. So tandaanin lang. At basta maikot nyo lang. Pag kaya nyo na ikutin ng dalawang daliri nyo, pwede nyo na siya ikutin ng pagganon. Kita ba? Yan. Nakaikot na ng dalawang daliri yun guys. Yun, natanggalin natin. Ngayon guys, yung tatanggalin na naman natin is yung spark plug. Yung iba kasi pag nag-tune up, hindi natin natanggal yung spark plug. Yung napapanood ko kasi sa YouTube, tinatanggal kasi nila yung spark plug. Kasi parang may ano daw yun eh, parang may epekto pa rin yun. Hindi ko alam kung ano talaga yung malalim na paliwanag dun. Basta ganun daw eh. Tara! Tanggalin na natin. Medyo mainit-init pa oh. Okay naman yung sunog niya. Normal naman. Hindi pa naman siya busted. So tatapi lang natin ito dito. Ngayon, itong ano naman guys, ito 10mm na Allen wrench naman. Tatanggalin natin ito. Yun. Tanggal din. Yan. Alright. Medyo may kahirapan ito eh. Yan. So ito yung itsura niya guys. Ito yung itsura niya. So yan. Punasan lang natin kasi may mga alikabok yan eh. Natanggal na rin natin. Ngayon, ang gagawin natin is kukunin natin yung top dead center niya. So para magawa natin yon, kailangan natin ng 19mm na socket para makuha natin yung top dead center. Kailangan natin ito para maikot natin. At ganito yung itsura niya guys. Yung linya na to is naka-level dito. Yan yung line na to. Naka-level dito. Tsaka yung number 34J nasa taas. Tsaka nababasa to, hindi siya nakabaliktad. Dapat ganyan. Tapos makikita natin sa ilalim kung kaya silipin. Yung guhit. Makikita niyo yung guhit sa ilalim. Nakapantay siya dito sa itong marking na to. Ikutin nyo guys para makita nyo. Yeah. May kita nyo yung guhit. Oh, ayan. Basta na, lumagpas na. Ayan. Ayan guys, yung ayan, yung guhit nya is nakatapat
dapat yung guhit niya sa ilalim nakatapat dito. Yan. Yan yung top dead center niya. Ibig sabihin, yung piston niya naka-level na. Naka-level na sa taas. O, yan yung tamang top dead center. Yung guhit is nakatapat dito. So, makikita nyo rin guys, makikita nyo rin yan sa mga motor ninyo pag nag-tune up na kayo. Gagamit na naman tayo ng filler gauge para pansukat dun sa clearance. Tinignan natin kanina sa ilalim ng upuan, andun yung sukat ng clearance para sa pag-adjust, no? So, sa intake is 0.4 to 0.8. So, meron lang ako dito guys, 0.6, 0.7, 0.8, 0.5. Ang gagamitin ko siguro is 0.5. Ayan. Ngayon, sa exhaust naman, titingnan natin kung may problema ba sa exhaust. 0.12 to 0.16. Ah, wala akong 12, wala akong 13, wala akong 14, wala rin akong 16. So, meron lang ako dito, 0.15. Ito yung gagamitin natin. Ito talaga yung ginagamit ko pag gina-adjust ko yung exhaust. Okay, so tara. Unahin mo natin itong intake dito. So, ito guys, ipapasok lang natin to dito. So, ayan. Sobrang luwag guys, oh. Sobrang luwag, ayan, oh. Diba? Ibig sabihin, kaya siya maingay kasi maluwag na siya. Ayan. Ang valve clearance kasi guys, pag maluwang, maingay. Pag masyado namang masikip, maingay din. Kaya dapat, tama lang. Ngayon, ang gagawin natin, gagamitin na natin itong close range na to. Ayan. Ito yung ano niya, ito yung nut niya, yung pang higpit niya. So, luluwagan natin yan. Ayan, luluwagan natin yan. Ayan, maluwag na. So, pag maluwag na guys, pwede nyo na siyang kamayin. Ayan. Tapos, yung paghigpit ng ano, diskarte na lang din. Ayan, medyo nahigpitan ko na. Ayan, maluwag pa rin. Ang diskarte ko dito guys, tinatanggal ko tong nut na to. Ayan, itong nut. Para ma-i-adjust ko ng maayos. Yan. Tinanggal ko. Saka ko siya kakamayin dito. Yan. Para ma-i-adjust ko ng mabilis. Yung iba kasi gumagamit na ano eh. Yung may adjuster pa kasi ito. May adjuster talaga dito eh. Pero ako kasi tinatanggal ko yung nut. Yan. Maluwag pa rin. Konting sikip pa. Yan. Yun, masikip. Sumobra naman sa sikip. Kumasabit na konti guys. Yan. Yan, so nakikita nyo guys. Yan. Medyo may sabit na siya. Oh. Yan. Pwede na yan. So ngayon ang gagawin natin, ibabalik na natin itong nut para higpitan na natin. Dahan-dahan lang kasi pag nalaglag yung nut dito sa ilalim, naku, wala na, patay na. Malaki problema yun guys, kaya dapat dahan-dahan lang. Yung iba kasi, gumagamit talaga ng tools na pang adjust talaga. Ako kasi para mabilis, tinatanggal ko. So ayan, nakuha na natin yung tamang clearance. Higpitan na natin to guys. Higpitan na natin yung intake.
So 0.5 mm yung ginamit natin na filler gauge. Okay, doon naman sa exhaust, itong 0.15 wala namang problema kasi nasa tamang adjustment pa rin naman yung exhaust. Yung exhaust hindi madaling mag-loose. Pakita ko sa inyo guys, itong filler gauge na ginagamit ko pang adjust sa exhaust. Masikip pa siya, masikip. So ibig sabihin hindi siya nag-loose. Hindi natin gagalawin yung exhaust. Ibalik na natin yung spark plug para ma-testing na natin. Ibalik na natin yung spark plug. Ngayon, tetestingin natin, pa-underin natin kung may lagipit ko ba. Okay? Kinakabahan ako. Okay, 1, 2. Ayun. So, nawala na yung ingay niya, guys. O, diba? Balik to normal na siya. Ibalik na natin yung mga pairings niya. Ngayon, oras na para umuwi. Testing. Testing natin for the last time. Pagdaro na rin natin. Palitan muna itong battery. Okay, tara, uwi na.